Magandang buhay! Welcome po sa ating programang Sigaw ng Tagumpay. Ito po yung host, Pastor Jay Nasuelo. At masaya kaming kasama kayo ulit today. At napakagandang pinag-aaralan din natin for this week. We are more than conquerors. Alam mo, yan ang pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. At naniniwala kong magtatagumpay ka anumang laki ng iyong dinadaanan today. And I'm excited to share to you this wonderful message. And let's pray. Father God in Heaven, maraming po salamat at hayaan mo, Panginoon, na samahan kami ng Holy Spirit at ang lahat ng takapakinig ay magtagumpay. Magkaroon silang panibagong lakas at pag-asa na alam nilang ang Diyos ay kanilang kakampi. Salamat Lord, in Jesus' name. Amen. Alam niyo po, kapag dumaraan tayo sa mga matitindi and hard situation or battles, never look on the situation. Tumingin kayo sa Diyos dahil mas makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran at minamahal. Kaya nung nakaraan, I shared to you how to conquer every battle in life. Number one, look to God and His words. And this is number two, speak your victory. Kung gusto mong magtagumpay, sabihin mo na na magtatagumpay ka. Katulad ni David, nung humarap siya kay Goliath, napakalaki nun. Isang napakalaking higante. Isang champion ng mga Philistines. Pero alam nyo, si David ay tumayo, tumindig sa pananampalatay sa Diyos na magpapanalo sa kanya at diniklara niyang siya ay mananalo. Ito kanyang deklarasyon, sabi sa 1 Samuel chapter 17, basahin niyo lang yung verse 40 and 47, babasahin ko lang yung part. Sabi ni David sa Philistine, "You came against me with sword and spear and javelin." Lababas ka dito, sabi niya, may makadala-dala kang sandata. "But I come to you, I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. This day, the Lord will hand you over to me, and I will strike you down and cut off your head." Alam niyo, pansinin niyo siya, sabi ni David. David speak out loud. Sinabi niya na malakas what he sees in faith. Kaya kung ano ang nakikita niyo sa inyong pananampalataya, ilabas ng inyong mga bibig, sabihin ng inyong bibig. He declares what he believed. Kaya kung ikaw ay naniniwalang magtatagumpay ka, sabi mo, araw-araw, I am more than conquerors. Kung may karamdaman ka, pagising mo pa lang sa umaga, sabi mo, in the name of Jesus, I am healed, I am healed, I am healed. Declare it every day at naniniwala ko, healing will come. Amen? Alam nyo, when we said something, pag may sinasabi tayo, alam nyo, it's very powerful. Alam nyo po, remember, battles are not won in the field. Hindi na, hindi lamang sa daan, saan man. Alam nyo, if you want to win a battle, it should be won first in the heart. Dapat sa puso mo, alam mo magtatagumpay ka. Kung gusto mong magtagumpay sa mga hinaharap mo, dapat in sa loob pa lang, tagumpay ka na. And one way to show that inside of you there's victory, you speak it out. Sabihin mo, katulad si David, hindi sinabi ni David na natatakot ako. Hindi niya sinabi, ang laki ng kalaban ko, ang laki naman ni Goliath. Alam niyo, sinabi niya, ang sinabi niya ay ang kanyang pinaniwalaan. He declared God's promise in his situation. Sinabi ng Diyos, sasamahan kita. Di sinabi niya. Alam niyo, ang mga salita, napakasimple lang yan. Katulad din, nagsasalita ako, naririnig niyo, napakasimple. Pero alam niyo po, kahit sinasabi ng iba na worthless, pero alam niyo, truth, words have power. Nung linikha ng Diyos ang santinakpan, paano ginawa ng sinabi ng Diyos? Let there be light. At nagkaroon ng liwanag. Sinabi niya magkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganito. Those are all words. Isang araw, isishare ko sa inyo yan, the power of words. Pero alam niyo po, balik tayo dito, alam niyo yung ating bibig, napakahalaga ang ating sinasabi. Kaya I challenge you, if you want to win a battle, you need to speak your victory. Kaya nga, bantayan niyo yung bibig niyo. Hindi, kung gusto niyo manalo, hindi niyo pinasabing kawawa ka. Kung gusto mong gumaling, hindi mo pinasabing palaging may sakit ka. Kung gusto mong yumaman, hindi mo pinasabing palaging mahirap ka. You said what you believe. Sabihin mo yung pinaniniwalaan mo. Katulad dito, si Goliath, sinabi na, nagdeklara rin siya, sabi niya, oh, sabi niya, "You come here," sabi niya kay David, "You come here and I will give your flesh to the birds and air on the beasts and the beast of the field." Sabi niya, papakain kita dyan sa mga hayop na yan. Sabi ni Goliath, pero bakit natalo siya? Nang sinabi rin naman niya, magtatagumpay siya. Bakit? Wala kasi siyang Diyos. Si David, there's power in his word.
dahil meron siyang Diyos na pinaniniwalaan. Alam nyo, kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala kay Jesus, magtatagumpay ka. You always declare what you believe. Declare what you want to happen. Declare what you want to see. Your words has power. It sets the environment of faith to work. Kaya anuman ang sitwasyon mo ngayon, no matter what situation you're facing today, speak what God has spoken in your situation. Ano sinasabi ng Diyos sa sitwasyon mo? Sabihin mo yan. At naniniwala ko na ang tagumpay ay nasa atin. Pero just a reminder, wag lang kayo nagsasalita ng kung ano-ano. Gawin nyo ito ng madalas. Nagsasabi ka isang araw na magtatagumpay ka, isang araw sinasabi mo talunan ka. Hindi pwedeng ganun. Kung nagtatagumpay ka isang araw, dapat gayon nagsasabi pa rin magtatagumpay ka hanggang sa inaharap, dapat sinasabi mo pa rin magtatagumpay ka. At naniniwala ko, God has blessed your mouth. Declare what God has said and speak out your victory. Kaya si David, when he speak his victory, he won the battle. Ganon din, anuman ang problema mo, speak your victory. Problema mo, anak mo, you declare in the name of Jesus, mababago ka. Kung may utang ka, you declare in the name of Jesus, bayad ka na. Kung may sakit ka, you declare in the name of Jesus, you are healed. And I believe, God will always make a way. Kaya nga, more than conqueror ka, mahal ka ni Jesus. Huwag ka malungkot, magtatagumpay ka. Today, let's pray. Father God in heaven, maraming po salamat sa message na ito. Thank you for teaching us to speak our victory, speak the faith, speak the words that you put in our hearts. At niwala ko lahat po sila ay magtagumpay. In Jesus' name, amen. Hindi ko namin gusto na i-end ang broadcast without giving opportunity to accept Christ. If you want to accept Christ, just follow this simple prayer. Say, Lord Jesus, come into my heart. Be my Lord and Savior. Forgive me for my sins. And be my Lord in Jesus' name. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, naniwala ko na born again ka, maghanap ka ng church, magtuturo sa'yo ng salita ng Diyos, at magbasa ka ng Bible, magpray ka, at naniniwala kong you are more than conquerors. Maraming salamat sa pakikinig ng Sigaw ng Tagumpay. Like our page, Sigaw ng Tagumpay. And comment and be blessed. Thank you. Share it with your friends. To God be the glory, mahal ka ni Jesus, and si Jesus ay Panginoon.